ginapanawagan kang Philippine Drug Enforcement Agency ang mga munisipyo sa probinsya sa pag-apply rin sa Barangay Drug Clearing Program kang ahensya. Tiyatangad suno sa kay PIDEA Region 6 Barangay Drug Clearing Program Coordinator Billy Noblesa, nga dya agad makapaidalam sa proseso kung paano mabuel sa listahan ka mga drug-affected barangays nga kinahanglanan sa pag-apply sa Seal of Good Governance ng Department of Interior and Local Government. So the term there is they have to apply in PIDEA for them to undergo the barangay drug clearing program. So they should write a letter to apply for barangay drug clearing program. At the moment, we want to reach out to those municipalities na wala pa naka taot kang dan dosing na to apply for the barangay drug clearing program. Ginpahatag pa ni Noblesa nga sa pag-enroll kang munisipyo sa Barangay Drug Clearing Program kang PIDEA, dya mag-aagi sa proseso halin sa Barangay Anti-Drug Abuse Council paagto sa provincial nga level hasta sa ma-certify kang PIDEA mismo nga limpyo rin sa illegal nga droga nga dang barangay. Of course, pag-opisahan rin, it will start with sa bada. No, sa ating barangay, mga ating barangay chairman, to comply with all the checklist, kami checklist kita ang ginagamong, no, in the forms of three folders. Sa ating yung mga unaffected barangays, no, may tao kita unaffected at affected barangays, no. As na rin suggest, pag-gawin po natin yung unaffected, siyempre wala sa dating mga watch list, wala ating mga ibang mga drug-related activities or situations na rin dyan sa mga barangay. So unaffected sa takaran, ang kailangan lang requirement is mas dumay, no? Sa folder C na muna ginatawag. So ang affected ka na mas duro ang andang na requirements to comply. So karoon pag ang barak chairman natin believes na na-comply niya na ang tanang requirements, no? He or she must ask the chief of police being their advisor to certify. So mag-certify ang chief of police natin, ipapalindate na rin at least twice mga ating guidelines dyan. So, together with our PIDEA, no, local PIDEA, kami mga provincial officers ng Italy dyan. No? So after the validation, i-certify rin ang ating chief of police and who happens to be also the advisor sa ating niya mga badaks, no? Ipa-attest na rin sa ating niya badak chairman, who is our mayor. No? So ang mayor natin will also conduct his or her own validation. No? And if he or she believes na nakakomply man, no, then nasa department ng chief of police, then you can ask the municipal oversight committee to initially validate lang to conduct, and then eventually kung okay sa municipal oversight committee kung sa din dyan mga members sa members ng ating mayor, no, pwede na lang na initially mag-declare drug-free ang mga barangay na nakakomply. No? And then, sa kadya, that will be finalized by our provincial oversight committee. Pag na-finalized oversight committee ka provincial, kapipurnish naman na lang natin yung regional oversight committee. Sa ginpatigayon ng press conference kang Provincial Peace and Order Council, ginpahanimdam pa ni Noblesa ang sarapten kriminal kag administratibo kang mga opisyales kang mga kabanuhanan nga hindi magsulod sa mga programa kang PIDEA. The possible of administrative and criminal case, no? Posible it nga ipagpatuman nga atin nga presidente kay Ana Gijata na nga mandato. No? Of course, we have there the Public Act 165, Section 32, violation of the provisions of the Dangerous Drugs Board. So, ang binati ka riyan is 4 years, 1 day to 6 years imprisonment, and of course, with a fine of 10,000 to 50,000 pesos. Gindugang pa ni Noblesa nga sa tulad, sandang nakabugusran ka mga municipal oversight committees sa pito ka mga kabanuhanan sa Antique. Samtang ginpaathag ni DALG Antique Program Officer Raymond Palanog nga kinahanglanan gid lamang nga makita nga nagapadayon nga nagataas ang kaduruhon ka mga barangay nga nabuel sa listahan agad makapasar sa assessment kang DALG. It is 17 indicators from the an increasing number of barangays nga nagatrabiyos yan. But for 2018, I think may iba ang pang-ibang indicator ng mga simulado ko ng Central. Pero but, as of the moment, ito na natin. Basta importante increasing ang number of barangay. Say, from
from January 2017 to September 2017, Ginalaman nga antes matapos kadya nga tuig may 150 sa 271 ka mga drug-affected barangay sa Antique ang mabuldan sa listahan. Kagbawal ang posibilidad nga madeklarar nga drug-free ang munisipalidad kang San Emeo aninii kag libertad. Diyan matapos nga sanda ang nakatapos rin nga makapatigayon kang andang community-based drug rehabilitation program sa andang mga drug surrenderers. Sunod sa datos kang Antique PNP, sa bilog ng probinsya, may 300 rin kang mga drug surrenderers ang nagpaidalam sa community-based rehabilitation program. Kung sa diin, 79 kadyang naghalin sa Antique, kag 11 ang sa libertad. Samtang nagapadayon man ang community-based rehabilitation program sa mga kabanuhanan kang Tibiao, San Emeo, kag Bugasong. Base sa pinakauris nga datos kang Antique PNP, diyan nakalista kang may 1,736 ka mga drug surrenderers. Sa 189 ka mga anti-illegal drug operations nga naging patigayon, 172 ang arestado kag 12 ang napatay. Angat ka dyan, padayon ang pagbaton kang PNP sa sinuman nga gusto mag-surrender ka magpaidalam sa community-based rehabilitation program. What number? This campaign against illegal drugs is a whole government approach wherein ang police-initiated campaigns to against illegal drugs nagapanugtugid niya tanan magsuporta sa kampanya kontra illegal na droga. Tanan niya mabulig na tanan pwede ipaangat rito sa atin niya kapulisan. And mention, we have already 1,700 plus members, but we can expect them to graduate, all of them, because most likely they are really backsliders. Yeah, may dyan din yung nagpalagyo or natakunta. So, please be reminded that those who cannot finish their rehab program will be subjected for anti-drug operation. Kaimo kay Erwin Icarce para sa Balita Lakayan Update, Joy Petron Vego.